mental health illness. This is from Charm. And you want to save her son from drowning into her own way of parenting because it's not healthy anymore to the kid. How do you fight for it? How do you save the son? Son or sibling? Huh? Son or sibling? Sibling mo, may mental health illness. Tapos yung anak niya, parang gano'n. Yeah. The only legal process you can avail of is through the DSWD. You can file a petition in court or write directly to the SWD. They will look into the case and decide whether or not indeed the parent is doing a good job raising their children with or without any mental problems. It's a remedy rarely used in the Philippines, although it's very common in the States. But here that process is available as well. We have laws providing for that. Okay. Mag-English pa tayo. It's up to you kung anong comfortable. Yeah, so send your question. When you feel like he's done answering the question, pwede yun nang isend yung comment nyo para makita namin so it doesn't get stuck. I mean, it doesn't go up. Nababasa mo? Hindi ko mabasa yan eh. Oo, nakaglasses ako eh. Ay, malakihan yung... Charot, wala naman grado. Eme lang kasi serious talking tayo today. So, ako lang naman host dito. So, kailangan. Ako ba yung super sexy o ikaw? Tinakbuhan kami ng 1 million emerobas. Ng 1 million, hindi na nagpakita. As in, wala na. Paano ang steps nun? May collateral ba yung utang? Nagpa-utang ka ba nang walang collateral man lang? Let's say, lupa, ari-arian, titulo ng kotse, titulo ng lupa. Kung wala, that then, will technically bind you to that person, am I right? Well, technically, pwede mong habulin yung collateral niya. Kung wala siyang kakula-collateral, sa kagandahan lang ng loob mo, pinautang mo siya ng 1 million nang walang collateral, usapang matinulang. Ang remedy or recourse mo lang would be to file a case against him. Usually, bago ka magsampa ng kaso, kailangan padalhan mo na muna ng demand letter. Ang problema sa mga kaso tulad niyan, madalas tumakbo na, hindi mo na makita at hindi na mabigyan ng demand letter na napatunayang natanggap niya. Kung gano'n ang mangyayari, meron pa rin namang recourse, pwede mo i-publish yung demand letter after a certain period of time. Pwede na makonsider na demand sa kanya at pwede ka na magsampa ng kaso. Pero pag nagsampa ka naman ng kaso, paano mo siya mahihila sa korte kung hindi mo alam kung saan siya nakatira at hindi na siya matagpuan? Kailangan mahanap mo na muna siya bago magsimula ang mga proseso. What? Okay, Jack Davila, what are your thoughts about pagbubuko? Do you still need to be obliged in helping your parents and how will you explain to them that you cannot help based on what they demand? Hindi naman uso yun. Can I answer? Yeah, go. Okay, so basically what happened to me was I started working since I was 13 and my mom was my manager. And I was really trying to find my independence. And when I turned 21, I was promised that I can have a little bit of independence. Like, you know, just the little stuff like going to the beach with my friends or, you know. Yeah. Having a boyfriend at the time. Pero nahagard-hagard kami, naharass kami, all of that jazz. Pero ang ending, bumalik pa rin ako sa kanila because I felt guilty and I felt all of that. But when I was 27, that was when I officially, got my freedom. So for me, you know, hindi naman masama na gusto mo nang bumukod. Especially if you kind of have a toxic situation, but it's important that you're sensitive about it because at the end of the day, they are your parents. But I feel na kung kailangan din naman ng tulong, nandiyan ka para sa kanila. Pero paano ka uunlad at paano ka makaka-head start sa life mo if all your earnings will have to go to them every time, kada ganyan, kada PLDT o kada ano man, ikaw magbabayad. So, kailangan may hangganan. Ikaw, anong maganda? Meron ka mas technical way of doing that kasi meron ka tinulungan dati dyan eh. Bukod tanging pinagpala ka na may kakayahan ka magbukod, hindi naman lahat ng tao may financial capability na magbukod, meaning kumuha ng sariling lugar, magbayad ng sariling bills, lalo na kung nagsisimula pala sila magtrabaho. Sa kaso ko, nagbukod ako nung kinasal na ako. Abogado na ako noon, nagtuturo sa UP, may law firm kaming tinayong bago, pero nakatira pa rin ako sa mga magulang ko. I found it practical and convenient and lowers my overhead. At hindi naman ako sinisipa ng mga magulang ko.
Pero dun sa mga nais magbukod, decision at pasyon yun, basta kaya nyo na. Pero marami kasing praktikal, lalo na ngayon mahirap ang buhay. Ano ba naman yung magtulungan na lang kayo bilang isang pamilya, nanay man, tatay at anak, nabayaran yung mga kailangan bayaran sa bahay? Okay, meron akong nakita. Ask ko lang, it's me, Babylicious. Love the name. Charot. Ask ko lang about debt. Walang pinirmahan na kasunduan pero fully paid na payment made through bank deposit. Then si lender sinasabi na hindi pa bayad at hindi naka at nagka-interest na. Dapat itago mo yung deposit slip. Importanteng katibayan yon na nakapagbayad ka na sa taktang panahon na hindi pumataw pa yung interest. May mga tao ngayon talaga, kung makakalamang, manlalamang. So dapat maging maingay tayo na may prueba lahat ng binabayad natin para kung sakasakaling kamukha niyan may mag-question, may pwede kang isampal sa mukha niyang papel na nagbayad ka na. Misa, I forget the name. I missed it. I just saw it. She asked, what is the difference of legal separation and annulment? Legal separation is only separation of bed and board. Ibig sabihin, magkahiwalay lamang kayo ng tirahan, hindi na kayo natutulog na magkatabi. Pero kasal pa rin kayo for all intents and purposes. Usually, kasabay ng legal separation ang separation of property. Yung sa'yo, ihiwalay na, ibubukod na, yung sa kanya. Pero kasal pa rin kayo at hindi kayo pwede magpakasal sa iba. Ang annulment, pwede ka na magpakasal sa iba. Maliban sa hindi kayo nakatira sa isang bahay, maliban sa hiwalay na yung ari-arian ninyo, pwede na rin kayong muling umibig at dalin yun hanggang sa sukdulo, nagpakasalan yung iniibig mo. Okay, Mer Ser. My aunt has the original land title document of our property and she won't give it to us. What can we do to get it or get another land title legally? Ba't nyo naman gustong kunin yung kanya naman pala yung? Kung kanya yung lupa, nakapangalan sa kanya, ba't nyo kukunin yung baka kasi kanya? Binili nila. Hindi, in case na binili mo, nagbigay ka ba? Anyway, kapag ka nawawala ang isang titulo, hindi kapag ka ayaw ibigay, pwede kayo mag-file ng reconstitution of title sa korte o administratively sa Land Registration Authority para mag-issue ng panibagong title kung nawawala, hindi yung kung ayaw ibigay. Kung may legal kayong karapatan para hingin yung titulo at ayaw bigay niya, pwede kayo mag-file ng kaso sa korte, ang tawag doon mandamus, o utusan ng husgado gawin niya ang isang bagay na dapat gawin niya sa ilalim ng batas. Okay, Will W. Line says, hi, good day. What will happen if I cannot pay the credit card? Makukulong ba ako? Hindi ko na kaya sa budget due to this pandemic. Sobrang na down ako and hindi ko alam gagawin ko. There is a provision in the Constitution that nobody shall be imprisoned for non-payment of debt. So take refuge in that. Hindi ka pwede ikulong dahil lang hindi ka makabayad sa utang. Pero, pag ikaw nangako na magbabayad ng iso ko ng cheque at tumalbog, pwede kang idemanda ng estafa. Hindi ka dinadimanda dahil hindi ka nakabayad ng utang, dinadimanda ka dahil sa panloloko na ginawa mo, kaya nga estafa ang ipafile sa'yo, hindi non-payment of debt. Pwede kayo demanda civilly para bayaran mo yung utang, hahabulin nila yung ari-arian mo pero mahabang proseso yun. Pero hindi ka pwedeng makulong sa ilalim ng saligang batas natin dahil lang hindi ka makabayad sa utang. Cold meow meow, wala akong naiintindihan. E di magtanong ka para may maintindihan ka. Go says love, is it possible to break prenup when you are married? No, hindi mo pwedeng baguhin yun kasi ang assumption ng batas, pagkasal na kayo, kinalabit mo, ayaw pumayag, kung hindi babaguhin yung prenup, edi palaging mababago yun. Ang saysay ng prenup, pinag-uusapan yan bago kayo ikasal, kaya nga prenup ang tawag, prenuptial. Hindi nyo pwedeng baguhin yan pagkatapos kayo kasal na kasi may impluensya na yung isa dun sa isa palagi. Tsaka at the same time, it's not naman like kunwari may masamang mangyari sa isa dun sa isa, walang mapupunta sa'yo. It's not like that. You'll still get, tama ba? You'll still get something. And more, kung ilagay ka niya sa will niya or kung magkasama kayo sa isang bahay, nasa iyo lahat ng susi sa lahat ng relo niya, edi sa'yo na rin yan. Wala naman na makakaalam. Nice to know. Charot. Okay, Miss Idang. This is good because madaming nagtatanong nito. What's the difference of annulment and divorce po? Kasi wala tayong divorce dito sa Philippines. So what's the difference? And are you pushing for that? Because someone was saying that you were pushing for that. I'm not. I'm pushing for making annulment Article 36 of the Family Code more accessible and affordable.
The basic difference between annulment and divorce, if I remember my former professor in Persons and Family Relations, former Chief Justice Maylou Sereno, ang pagkakaiba ng divorce sa annulment ay ito. Yung annulment, dapat nangyari yung rason kung ba't kayo maghihiwalay bago kayo kinasal o habang kinakasal kayo. Kaya noon, ang grounds ng annulment sa civil code, sorry, medyo mahaba to, ay shotgun marriage. Tinutukan ka, pinilit kang magpagpakasal dahil nabuntis mo o naman dahilan, so hindi mo talaga binigay yung oo mo ng bukal sa kalooban mo. Ground yon for annulment. Walang kapangyarihan yung pare na ikasal kayo. Ground for annulment yon. So dapat nangyari bago o habang kinakasal kayo. Ang divorce na sa pagkakaintindi natin tulad ng sa Amerika, yung ground o rason nangyari pagkatapos ikasal. Sa tulad ng common ground sa America ng divorce, incompatibility, hindi kami magkasundo. Pero nung dumating ang Family Code, executive order to ni dating Pangulong Corazon Aquino, naglagay sila ng Article 36 sa Family Code na nagsasabing may provision para sa absolute nullity of marriage na ang ground ay psychological incapacity. Ang definition ng psychological incapacity... Huwag ka masyadong mabilis magsalita kasi... Ang definition ng psychological incapacity is inability to perform essential marital obligations. So hindi mo magawa yung mga dapat mong gampanan tungkulin bilang asawa, babae ka man o lalaki. And this is the catch. Dun sa Article 36 ng Family Code, nilagay nila, even the ground for annulment must exist at the time of marriage, and this is the catcher, even if it became apparent after the marriage. So, ang napakalaking loophole, butas at gap nun, na ginagamit na sa ika nga, parang divorce na rin, pero annulment, tulad ng nangyari sa kaso ko. Even if it became apparent, kailangan mo lamang sabihin o ikwento na nando na yan, hindi ko lang pinansin, nakita ko na lang ng lubusan matapos kaming ikasal. So medyo vague na ngayon, medyo gray area na ngayon yung pagkakaiba ng annulment at divorce sa ilalim ng Family Code dahil sa provision yan. Sorry kung mahaba. Oh, by the way, nga pala, kung annulled ka na, tapos bumabiyahe ka kasama ng mga anak mo, may mga papeles ka na kailangan dalhin. So, yung mga papeles na yun, para madala mo, oh, kung minor de edad, yung mga papeles na yun, nandoon nakalaat. Tama ba yun? Nakalaat. Nakasaad. Lahat. Yes, whatever. John. Nandoon nakalagay lahat ng reason. Buong kwento, isa siyang telenovela kung bakit kayo nagkakiwalay. Yes, court decision in short. Dear, punitin nyo po nag-quarantine kayo. Kasi nabasa ko ang buong telenovela, nagulat ako. Idagdag ko lang. Pag inanal kayo, hindi ibig sabihin nun. Kasi ibig sabihin, null and void from the beginning yung kasal ninyo. Hindi nangyari. Kung may anak kayo, hindi ibig sabihin nun, illegitimate bigla yung mga anak ninyo. Legitimate children nyo pa rin sila. At ang korte magbibigay ng kautusan, either joint custody kayo o sole custody ang isang magulang, depende sa edad at depende sa kalagayan ninyong dalawa at mga bata. Matatawag bang estafa case yung hindi ka binayaran ng nangutang sa'yo, and if action made such as posting publicly is informing people regarding the person, is that okay? That is from, I can't read your name, Yurala Sore. Ang definition ng estafa ay swindling. Ibig sabihin nun, nanloko ka. Hindi purkit hindi ka nagbayad, ibig sabihin nun, nanloko ka na. Kasi baka, dahil sa COVID nga, wala ka nalang pambayad at hindi mo naman ginusto yun. Pero kung mulat-mula, yung umutang sa'yo ay talagang may balak ng hindi magbayad at hindi galangin yung utang na yun at may prueba ka, base sa mga nagawa, sinabi o sinulat niya, pwede mo siyang idemanda ng estafa o swindling. Pero kung umutang lang ng hindi na makapagbayad dahil hindi naman sinasadya, hindi pwedeng makwalify na estafa yun. Ngayon, yung mga nagpa-publicize ng mga may utang, kinukuha sa cellphone nila yung mga number, sinasabi, itong taong to, maraming utang, estafadora, hindi nagbabayad. Well, technically, pwede mo silang idemanda ng slander, ng libel, kung hindi naman totoo yung kanilang sinasabi. Asking for a friend, 2005, hiwalay na sila ng asawa niya. This is Jilly Tanrod. Hiwalay na sila ng asawa niya, now 17 years old na yung daughter nila, legally kasal pa rin sila, the dad doesn't give child support, pero started a new family, may anak pa. Anong gusto niya mangyari?
anong pwede niyong gawin? Well, they can file a petition for support in court. Pero kung 17 na siya, isang taon na lamang siya magbibigay ng suporta. Ngayon, kung siya ay may kinakasama sa mahabang panahon at pinapakilala niya bilang asawa niya, pwedeng maging liable yung taong yun ang tinatawag nating concubinage. Ang ibig sabihin ng concubinage, may asawa ka pero may binabahay kang iba at pinapakilala mo sa komunidad bilang legal na asawa mo. Okay. Tog-tog Cortez, dear, kapag mali po name ng title, nasa title, possible pong mahirap i-donate sa mga magmamana? Kung mali ang pangalan sa title, pwede namang ipa-correct yun. So sana habang nabubuhay pa sila, i-correct. Maski naman pumanaw na sila, pwede pa rin namang i-correct yun. Basta may katibayan kayo na yung nakalagay ng pangalan doon at yung totoong pangalan niya ay iisang tao pa rin. Feeling ko nasa teleradyo ako noon, nagbibigay ako ng legal advice sa radyo. This is from Fashion Hub Manila. Hi Sir Cheese, pwede mo magsapan ng TRO sa father ng anak ko? Hindi kasi kami kasal, pero nakasira na siya ng mental health ko. Hindi siya nagsusustento ng 8 months na baby namin. Hindi TRO ang tawag doon. TRO means Temporary Restraining Order. Pipigilan mo siyang gawin ang isang bagay na ginagawa niya. Kung hindi siya nagbibigay ng suporta, ang gusto mo siguro magbigay siya ng suporta. So pwede ka maghain ng demanda sa korte bilang ama ng anak ninyo na magbigay siya ng karampatang suporta sa pagpapalaki ng bata. Depende sa kanyang hanap buhay at kinikita. Hindi naman ibig sabihin porkit lalaki siya na lang magbibigay ng suporta. Dalawa pa rin kayo kung nagtatrabaho ka rin. Pero base yan sa kakayahan niya. Dagdag pa doon, pero pwede niyang sagutin yung kasong yun at sabihin nga wala akong trabaho. O sabihin niya, sige, bigay akong suporta, pero tuwing linggo na sa akin, tuwing Sabado na sa akin, o kada linggo sa'yo, isang linggo naman sa akin. Ika nga, kailangan pag-usapan yung custody ng bata. John can't move. Bilis mo magsalita, Sir Cheese, pero okay lang, pogi ka naman. Dear, he has so many thoughts in his mind. He's talking, let him talk. Wow, asawa na asawa. Ano? Asawa na asawa. Sir Cheese, this is from Alish. Sir Cheese, paano kung may yung asawa ko ayaw pa rin po tumigil sa pambabae tapos yung babae alam na nag-aaway na kami lagi ng asawa ko tapos may asawa din yung babae? Hindi sabihin mo sa asawa ng babae na... Ikaw na sumagod yan, hindi na legal yan. Legal yan because nga they're both married. So the husband isn't doing anything and the girl is already getting pissed off sa asawa niya. Pero yung babae na... Kabet, in short, yeah, also is married. So why don't you guys team up? You set them up, like not set them up, like find out where they are. Akin na yung phone mo, papakita ko. iPhone babae, ka ba? Huwag na. Yung babae. You can look at the significant location and you can find there. If you go to privacy, you can look for the significant location and if it's on, which usually it is when you buy a phone. Nandun lahat ng record kung saan siya, what time, ilang beses, from ganyan. Naglakad ba, nagkotse, anong but kulay ng suot. Man. No, I'm just saying yes. Actually, I'm just saying yes. If you really want to end it, then end it, separate. But, no, it's legally, causing her mental health. If the question is legal, nasabi ko nina yung concubinage. Now, this may sound unfair because it really is. Nakabase ito sa 1932 na ginawa na revised Penal Code ng mga Amerikano pa gumawa. Dahil hindi pa naman malayang bansa Pilipinas noong 1932. Concubinage. Pwedeng i-demanda ang lalaki ng concubinage, pati yung babaeng binabahay niya, gaya ng sabi ko, pag nagkarelasyon sa isang lalaki. Pwede mong sampahan, hindi kailangan pinapakilala ng asawa. Pwede mong sampahan ang kasong adultery. Pati yung lalaki, damay sa kasong adultery na yon. Ngayon, iisipin ng ilan, bakit pag lalaki, kailangan ibahay muna at pakilala ng asawa? Bakit pag babae, natulog lang kasama yung ibang lalaki, pwede nang i-demanda ng adultery? Yun po kasi yung nakalagay sa batas, hindi pa nababago yun. At ang rason daw kung bakit ganoon yun, dahil yung lalaki, kahit ilang beses matulog, kasiping sino man, hindi naman siya mabubuntis. Pero yung babae, minsan lang matulog sa isang gabi kasama ibang lalaki,
pwede siyang mabuntis at biglang magpasok ng ibang dugo sa pamilya. Sa bloodline. Sa pamilya na akala nila anak nila, hindi naman pala. So, pwede kang magsampa ng kasong adultery laban sa binababae ng asawa mong may asawa, pero damay palagi yung asawa mo rin. Okay, ang karma, paano po ipapacheck, ipapa-acknowledge ang divorce papers na nakuha abroad? Nare-register kasi ang marriage dito sa, naka-register marriage sa Philippines. Di kami makakuha ng Senomar. Sa ilalim ng Article 26, next, tinuruan talaga ako ni Chief Justice Sereno, so yung teacher ko na rin. Sa ilalim ng Article 26 ng Family Code, research na lang sa internet, nakalagay nun kung may foreign judgment of divorce, particular sa isang asawa mo na foreigner, dun lamang nag-a-apply po yun. Pwede mong ipa-recognize yung decision yun dito sa Pilipinas. Kung saan yung asawa mong foreigner, kung pwede na siya mag-asawa, dapat pwede ka na rin mag-asawa na hindi kailangan dumaan sa proseso ng annulment. Pero, kung pareho kayong Pilipino, Pilipino at Pilipina na kinasal sa Pilipinas, naghiwalay kayo, yung asawa mo nagpunta sa Amerika, nag-divorce doon, nag-file ng divorce doon, hindi yan kikilalanin sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Dahil humahabol ang batas ng Pilipinas kaugnay sa civil law, sa bawat Pilipino, san man sila matagpuan sa mundo, maliban na lang kung magbago sila ng citizenship nila. Dada Brax asking, so pag pinakasalan mo lang kasi nabuntis, could it be ground for annulment? Hindi, unless pumasok siya sa definition ng psychological incapacity, which is inability to perform essential marital obligations. Hindi responsable, hindi nagtatrabaho, ginugulpi ka, sinasaktan ka, hindi nagbibigay ng suporta o pagkalinga o pagkilala, o ayaw man lamang makipagsiping sa'yo araw-araw, or araw-araw? What the hell was that? Nauubo kasi ako, gusto ko nang tapusin. what the hell ka pa, ha? Yes, I would say, okay, oh. And then? Your name. Okay. It's Lester. I got married in the Philippines and we migrated to Canada. We got divorced here in Canada. Ibig sabihin ba nun, null na rin yung marriage ko dyan sa Philippines? Kung hindi siya magkocontest. Yung civil code sumusunod, yung family code sumusunod sa bawat Pilipino saan man sila magpunta sa mundo. Pero kung wala ka ng balak bumalik dito at kung nag-migrate ka na, considered immigrant ka na at balak mo maging citizen, ang mag-a-apply na sa'yo ay Canadian law kung Canadian citizen ka na. Kian.com, GovCheese, the SC released a new ponendra that the psychological psychiatric tests are no longer required regarding 36. Yun yung sabi sa'yo, matagal na ako din nagpa-practice. Well, oo, thanks for that. Kasi dati, kailangan muna interviewin ka ng psychologist na nakaka-iritang pagdaanan. Dahil yung mga tanong, parang hirap sagutin at hindi kayang sagutin. Pero napadali nun, napamura nun yung proseso ng annulment. Pero sana buksan pa rin ang pawa yung pintuan nila para tumanggap ng civil at annulment cases. Dahil kung hindi, mahal pa rin ang bayad sa abogado at hindi kaya ng ordinaryong Pilipino. Okay, ang karma, paano kami magpapa-acknowledge ng divorce dito sa Pilipinas? Nag-register na po kasi kami dito, marriage done abroad. Di po kami makakuha ng Senomar. Ulitin ko, kahit nag-divorce kayo sa Amerika sa punto de vista ng batas ng Pilipinas, kasal pa rin kayo. Kung hindi kayo, kung nananatiling Pilipino pa rin kayo at hindi naman kayo foreign. Micah is asking, Micah, Nadja Dam, 18, law about not taking your husband to be last name. Thanks for noticing. May batas na yun ngayon na hindi mo kailangan gamitin yung apelyido ng asawa mo. Parang si Hart. Ang gamit niya sa ilang mga dokumento niya, Love Marie Ong Pao ko pa rin. Hindi niya ginagamit sa lahat ng dokumento yung Escudero. At karapatan din ng babae sa ilalim ng batas na huwag tanggalin yung pangalan niya. So hindi naman kailangan porque kinasal kami, Love Marie Escudero na siya at kakalimutan na yung pao ko. Pwedeng hyphenated yon tulad ng ginagawa ng maraming abogado. So kung abogado si Hart, Love Marie Ong Pao ko /Escudero. Kasi yung nakalista sa role ng bar na naging abogado at pumasa sa bar,
ay yung apelyido niya nang hindi pa siya kasal. Okay, so this is an interesting question. This is about adoption. This is Robbie. Hello po, I'm legally adopted po. May habol pa ba naman na nang namatay kong adoptive mother, only son po ako. Sorry, I keep skipping. Parang niloko ako ng tatay ko. Pinirma niya ako ng waiver of rights. Ang lahat ng karapatan ng legitimate child, karapatan ng adopted child. Walang pagkakaiba yon. So parang anak ka talaga at may karapatan ka magmana. Kung naloko kang pinapirma na i-waive yung karapatan mo o parte mo sa minana mo, sa nanay mo, pwede mong habulin yun at questionin yung dokumentong pinapirma sa'yo, lalo na kung minor de edad ka pa lamang. Kung hindi pa niya nauubos at nabibenta, nabenta man niya, habulin mo yung kaso pinagbentahan ng ari-arian. Okay. Binky Venus, a certified developer has not yet released the individual title for more than 5 years now. What law on this? Maraming regulasyon ng HUDCC, Housing and Urban Development Coordinating Council, kaugnay sa pag-regulate ng mga subdivision at nagpapatuyo ng subdivision. Pwede kang dumulog sa HUDCC. Mas mura yun kaysa magsampa ka ng kaso ng mandamus para sa korte para ibigay sa iyo yung titulo. Thess, Mr. C, my question is, I bought a lot, but named it, Mr. C, Mr. C, my question is, I bought a house a lot, but, ang hirap pa, wait lang. Bought a house lot but named to my son dahil hindi ako dual citizen. Pwede ko ba kaming gumawa ng agreement na ako na din ng may-ari ng lot? Na siya na rin ang may-ari ng lot. Ibig sabihin, Pilipino yung anak niya pero siya, foreigner siya. Sa ilalim ng batas, hindi ka pwede magmay-ari ng lupa. Yung anak mo pwede magmay-ari ng lupa. Yung agreement yung gagawin hanggat hindi ka nagiging dual citizen, hindi rin naman kikilalanin dito. Pero for your peace of mind, para may hawak ka lang, pwede naman magpapirma ka sa kanya ng deed of donation o hindi man deed of sale. Para pag dual citizen ka na, pwede nang ilipat yung titulo sa pangalan mo via donation, may donor's tax nga lang yun, or via deed of sale, meron nga lang capital gains, transfer taxes, at doc stamps yan. Chrissy Dars, what will happen if wala pang occupancy permit? Technically, hindi mo pwedeng i-occupy, kaya ang tawag doon, occupancy permit. Dapat inspeksyon na ng City Hall yan na ligtas para tirhan, ligtas para gamitin bilang opisina, eskwelahan, o kung ano man yung building na ginawa. Pero dahil sa tagal ng mga City Hall sa ating bansa sa pagbibigay ng occupancy permit at pag-inspect, madalas hindi na nasusunod yung proseso o procedure niyan. Tinitirahan na bago pa man ma-issue yung occupancy permit. Okay, this is Alka. Sir Chi's adopted daughter ko namatay na po adoptive parents ko. Ang birth certificate ko ay certificate of founding only. May habol ba sa akin mamana ang parents ko? Kaso, ang mga sorry. Sino namatay? Wait. Sir Chi's daughter ako na... Daughter... It keeps skipping. Sorry, ang hirap. Adopted daughter ako, namatay na po adoptive parents ko. Ang birth certificate ko ay certificate of founding only. May habol ba ako sa mana ng parents ko? Kaso ang mga anak nila outcast. An outcast siya dun sa... Ulitin ko, ang isang adoptive child, ang inampo na bata, pareho ang karapatan tulad ng isang legitimate child. Kung ano man ang parte nila, yun din ang parte mo. So halimbawa, may dalawang legitimate child, inampon ka, ikaw yung pangatlong anak. Ano man ang ari-arian ng magulang niyo, paghahatian ninyong tatlo ng pare-pareho at pantay-pantay. This is from Alisa. Paano po kapag may minana akong lupa kaso nasa Amerika po ako and my half-sister, bunso? Ano? Anong gagawin kapag minana? She has to go here and fix it? Well, usually, pinapabayaan niya, hinahayaan lamang yan, pero mali yun. Halimbawa, Juan de la Cruz, yung pangalan ng tatay mo, pumanaw na siya, minanan yung magkapatid yung lupa.
usually yung titulo, pinahayaan lamang na nakapangalan sa tatay, kay Juan de la Cruz, dahil may kailangan kayong bayaran na inheritance at transfer taxes. Sayang, dahil nagpasa kami ng amnesty bago ko umalis ng Senado, para mapabilis yung paglilipat ng mga titulo at mag-ayos ng mga lupain sa buong bansa. Pwede naman gawin uli yun. Pero ang dapat nyong gawin sana, i-transfer na sa pangalan yung magkapatid yung lupa para protektado ka na. Hindi man laban sa kapatid mo, laban sa ibang mga tao na rin. Pero pag may minana kayong lupa, sabihin na natin 1,000 square meters, kung hati kayo, maliban na lamang kung pinasubdivide na talaga ninyo at pinasurvey ninyo, yung pangalan nyo mag-a-appear sa titulong pareho at meron kayong tinatawag natin na inchoate share. Ibig sabihin nun, hindi mo pwede ituro na akin tong parting to, kasi yan parting yan. Dapat pa-subdivide nyo muna, kumuha ng bagong technical description, mag-issue ng bagong titulo. Kung hindi nyo ginawa yan, meron lamang kayong tinatawag nating inchoate share. Kalahating parte sa 1,000 square meters na minana nyo kung yun yung size ng lupa. This is from our first farmhouse. What are the things that you cannot include in a prenuptial agreement from California? I forget. Sorry. May mga ilang bagay na alam ko hindi pwede, particular sa relasyon ng mag-asawa na walang kinalaman sa pera. Pero lahat na may kinalaman sa pera, pwedeng pag-usap o ari-arian, pwedeng ilagay at pag-usapan sa prenup.